kung makikita nyo po, no, halos tapos na ako sa gaming setup ko. Ito na siya ngayon. Yan. So check lang natin yung whole ano view from this side. Yan. Yan, may green screen tayo as you can see. And so dalawang table na pinagdugtong. Yan. So this is the ano cable management under the table. So tara, simulan natin dito. For my side camera, this one, I'm using Hero 8, GoPro Hero 8. Pwede ko siyang gawing webcam. Since yung camera na yun is pang motovlog ko lang naman, no? Hindi ko naman na masyadong nagagamit kasi di naman tayo nagmamotor na. Ginamit ko muna siyang webcam since pwede naman siya gamitin. And so far, okay siya, malinaw siya kumpara sa mga nabibiling webcam. Tapos ito, ang gamit ko ay Ulanzi VL49 RGB light. Ayan. RGB po yan, pwedeng kahit anong kulay na light ang gusto mo, kaya niya i-provide. So since white ang kailangan natin, white ang naka-on. Tapos ang gamit kong laptop, since hindi ako nag-PC, is Predator Helios 300. So ito na yung pinaka-system unit ko kasi pwede naman siya gamitin eh. Ang specs itong laptop na to is naka-i9 po siya using RTX 3070 na GPU with 32GB RAM. Tapos naka 1TB na rin po yan na NVMe SSD. So medyo mabilis po to, hindi po yung naglalago. Ayan po yung ibang ano niya, description. Ayan. RGB rin po yung ano niya. Kasi ito yung screen niya. Sa screen niya po is naka full HD po yan na 300Hz. Ayan. So sobrang linaw po niya. Okay to sa mga nag-e-edit, maselan sa ano, pixels, maganda to. Ayan. So dito sa kabila, actually this is my main monitor. Since yung laptop is ginagamit ko lang naman parang system unit, ito yung main monitor ko. Ang main monitor ko is Asus TUF Gaming 27 inches or BG27A yung pinaka-specific model nito. Ayan. So 27 inches po yan. 2K resolution po yan. Tapos nasa 160 plus hertz po yan. So okay na okay rin po yan sa mga nag-edit ng videos and photos. Okay na po siya. Tapos nga pala, ano na rin po yan, G-Sync po yan, naka-G-Sync na rin yan. Ayan. Tapos dito sa kabila, yung secondary monitor ko, ang gamit ko po is Viewpoint 32 inches curved monitor or BP3218. Hindi to kasing ganda nitong Asus na to kasi ito 27 inches, ito 32. Pero itong 32 is ano, lower bit version to. Malaki lang siya pero hindi siya kasing ganda nung Asus TUF Gaming. Pero kung ang purpose ko lang naman dito is para sa ano, yung sa live stream ko mismo, yung sa Facebook, para magbasa ng comments, kung ano pa man. So okay na siya, hindi na siya masama na nabili. Goods na siya sa price na bilhin natin. So ang next natin is microphone holder. Ayan. Yan yung microphone holder natin or mic stand. Nabili ko lang yan sa Shopee. Ayan. By the way nga pala, itong monitor na dalawa, sa Shopee ko nabili yan. Ay, Shopee, sorry. Sa may Gilmore. Usually lahat ng items ko from Gilmore.
got a Shopee. Ayan. So ito from Shopee itong holder na ito or mic stand. Tapos ang gamit kong microphone is Red Dragon GM300. Ayan. Microphone, condenser ba tawag dun? Basta yun na yun. Ayan, GM300. So far, so good siya. Actually, di ko pa masyadong nakalikot yung settings. Medyo may basag pa ng konti sa live stream ko. Pero soon, asikasuhin ko siya. Kasi medyo marami pa akong inaayos eh. Kaya di ko pa siya nagagalaw. Tapos, ang gamit ko pong keyboard ay MK854 Pantec RGB Mechanical Keyboard. Ayan. So, okay siya. May volume na rin dito. Mayroon din siyang macro keys. Ayan. So, okay naman siya. Kung gusto nyo na maingay, okay to. Pero kung ayaw nyo, huwag kayo mag-mechanical keyboard. Tapos, ang gamit kong mouse, ito. Ayan. MM711 Cooler Master RGB Gaming Mouse. Sobrang gaan niya. Sobrang nakaka-relax. Ayun, napapansin niyo, ano rin siya pag siya mismo, nare-relax sa butas-butas niya. Tapos ito yung gaming phone natin na ginagamit pang ML para sa lahat ng live stream. Ayan. Tapos, ang gamit ko pa palang headphone is Corsair Void Elite Gaming Headphone. So, meron na siyang button na mute and unmute. Tapos meron siyang volume dito. Tapos pag inangat mo to, auto mute. Pag binaba mo, open mic. So, okay na okay siya. Maganda to sa ano, mga FPS na laro. Tsaka sa mga any ginagamitan ng mic, maganda siya. Mga team play, okay itong headphone na to. Tapos meron akong dalawang ring light. Shopee yan, parehas nabili. Tsaka itong isa pala, oh, meron din akong ring light or mic standing yan. Pero pwede siyang gamitin ring light, so ginamit ko na lang. Tapos, ang gamit kong main camera sa harap is Logitech po yan. Yan. Logitech C615 HD 1080p. Actually, nagmadali ako bumili. Kaya 1080p lang. Imbis na full HD yung nabili ko. Pero itong 1080p na HD, okay naman na siya. Hindi rin ako nagsisi. May part lang na konting-konti lang naman. Kasi medyo malapit lang yung price ng full HD nila. So far, siguro soon, pero ako medyo okay na ako dito. Malinaw naman siya eh, nakita nyo naman. Ito yan eh, ito yung kuha niya. Yung part na yan. Tapos ito nga pala yung OBS ko na settings. Sa ngayon, di pa rin tapos yan. For now, yan lang yung mga settings ko, configuration. Yan, hindi ko pa masyadong nagalaw yan. Ayusin ko pa yan. Tapos meron akong ano, equalizer na ano, yung pag may music nagbibit, low bat kasi kaya di ko na mapakita. Bibigay ko na lang yung link dyan sa description. Ano yan, nabili ko si Shopee. Maganda siya kasi nagbibit siya pag may music or ano, magsasalita ka. Tapos ang gamit ko po palang chair is Predator Gaming Chair. Yan. Free po yan nung ano, laptop kasama sa package po yan. At saka isang gaming Predator bag. Ayan po siya, yan. Tapos may green screen tayo. Shopee ko lang di po nabili yan. I forgot kung 5 yards po yan. Check nyo na lang po dun si Shopee. Ayan, ito yung back ng, ano, ng Predator natin. Tapos meron ako ditong 7 ports USB hub 3.0 kasi si laptop is tatlo lang yung slot niya ng USB. So, ang dami kong USB. Oh, actually, puno eh. Medyo kulang pa eh. Hindi ko para saksak yung iba. So, salita na lang. Lalo na yung mga kina-charge. Tapos, meron tayo ditong TP-Link na mesh. So, ang ginawa ko, instead na dinirect ko ilan yung laptop natin,
Dinaan ko siya sa TP-Link na mesh, tapos parehas kaming nakakonect ng cellphone tsaka ng laptop sa wifi. Yan. Para may sarili silang control ng ano, network. Kasi to may ilaw yung viewpoint monitor natin sa likod. Ayan. Ito na naman. Tapos ito yung ilalim. Dito ko pinunta yung mga ano, mga saksakan. Dinikit ko lang dyan. Ayan. Para malinis. Walang kalat sa baba. Tapos kung papansin nyo, may LED strip. Ayan, yung RGB. Si Shopee ko lang din nabili yan. Lalagay ko na lang lahat sa link description. Maganda siya pagka napatay yung ilaw. Kasi puro RGB. Sa kagaya ko, okay naman sa akin ng RGB. Kaya ganyan team yung sinetup ko. Pero yung iba ayaw eh. Actually, bukod sa, ayun, dagdag consumo, siguro di rin nila trip yung ano, RGB. Ayan. Tapos nga pala, regarding sa display, since si laptop ko is ang display ports lang yan is ano, ang available is HDMI. Ito si HDMI, isang mini display port at saka isang Thunderbolt Type-C. Ngayon, yung dalawang monitor na nabili ko, ang mga ports lang yan is display port at saka isang HDMI. Same thing dito. So, kaya ko naman siyang i-plug na mini, isang display port to mini display port at saka isang HDMI to HDMI, pero hindi ko ginamit yung HDMI kasi ang advisable is mas okay gumamit ng display port kasi si display port mas na-maximize niya yung kapasidad ng monitor mo. For example, ito 2K resolution to. Nasa 160 yata na hertz or 165. So pag sa HDMI ko sa signal pack, hindi niya ma-reach yung 2K resolution na may 160 Hz. Medyo ano siya, pangit siya pagka ano, pinilit mo. Unlike pag nag-display port ka, talagang ma-reach niya yung talagang description ng product na yan. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng display port convert to Thunderbolt Type-C dito. Yan. Tapos yung isang monitor sa dulo, ang ginawa ko, bumili ako ng display port papuntang mini display port dito. Kasi yung laptop natin is wala siyang display port na slot. Mini display port lang meron. Yan. So, all good siya. Actually, yung sa part na yon para lang yun sa mga masiselan, sa pixels, mga nag-edit ng pictures, videos. Yun, malaking bagay sa kanila yun. Pero kung kagaya lang kita na ano, tamang laro lang, okay na tayo sa ano, kahit HDMI lang. Actually, yung HDMI, may version-version naman yan eh, ng kung anong version ng HDMI. Pero ako, minaximize ko yung ano ng monitor ko. Kaya bumili ako display port. Kasi sayang naman, bumili-bili ka ng ganong kataas na hertz, tsaka ano, hindi mo rin ma-maximize. Pero ito, mas mataas to ng ano, display hertz. Kasi 300 to eh, itong laptop natin. Ito, wasn't 160 plus lang. So far, so good naman siya. Wala nang problema. So ayan, makikita nyo, all set na po yan. Ano na yan? Lalaro ka na lang. Ayan. By the way, ito palang table, no? Sa ano ko nabili itong table? Sa Mandawi. Nasa 3 plus ang isa dyan. Medyo mabigat yung price. Kasi may mga gaming na ano eh, 3 something or 2 something, halos kasing laki na nito, ang dalawa na to. Ako, kaya ako ganyan ang binili ko kasi matibay siya kumpara sa gaming ng mga nakita ko. Ito sobrang tibay. Kahit ipatong mo yung paa mo dyan, kahit tumungtong ka dyan, ang sobrang tibay nito. Hindi ko sure kung ano ba to, parang ano siya eh. Pwedeng office, table, pwedeng ang gawing dining. Kaya nang napili ko, all goods naman siya eh, mantibay kaya niya, kaya hindi rin ako nagsisi na binili ko yan. Siguro may pwede pa tayong paggamitan, hindi lang dito, in case na magpalit tayo ng setup. Itong table, magagamit ko pa. Hindi lang siya naka-permanenteng pang-gaming lang or study table. Marami itong pwedeng paggamitan. Kaya ano siya, sulit. Tapos,
ano pa bang di natin nabanggit. I think okay na lahat. So nga pala guys, pa-support na lang ng ano ko. Ngayon, ng aking Facebook page, Dengay TV. At the same time ng ating YouTube, Dengay TV. Yan. So mag-stream tayo later. And itong video is i-edit na natin para ma-upload na sa YouTube. Ito ang first vlog natin, ang ating gaming setup. So maraming salamat guys. Keep on watching sa ating live stream. Pa-support na rin po. Maraming salamat po. And God bless.